puso, araw-araw nating tinututukan ang Love Before Sunrise dahil sa exceptional na drama series nito. At kabang-abang din ang mga top caliber characters. And this morning, kasama natin ang tinaguriang The Pillar of this generation's drama series, Bea Alonso and Dennis Trillo. Hi, mga kapuso! Kapuso, good morning sa inyo lahat. Welcome back, Dennis and Bea. Welcome to Mornings with GMA Regional TV. Yes. Congratulations. Napaka-successful ng Love Before Sunrise. Talaga bang in-expect nyo na ganito yung magiging result ng ating mga kapuso viewers? Bea. Well, I'm happy dun sa reception, no? Pero syempre every time na gumagawa ka ng proyekto, hindi yun yung, syempre bonus yun na maraming makaka-appreciate. Pero first and foremost, I think yung drive o yung inspiration na yung nanggagaling dun sa ganda ng material na ginagawa mo. So I'm very happy na nire-receive siya ng maayos ng mga tao. Dennis! Ako naman, ako hindi ako masyado nag-expect talaga sa mga bagay, kahit sa anong bagay pa. Lalo na dito sa show, kasi gusto ko i-enjoy siya ng sobra. Ayokong ma-pressure dahil dun sa mga magiging expectations din ng mga tao. So, para maiwasan yung ganun, i-enjoy ko yung pagtatrabaho. So, pag pinanood siya ng mga tao at nagustuhan, hindi ko sinabi ni Bea, parang bonus na rin. Stella and Atom. Nako, talagang sabi nga nila, tutok na tutok sila sa punchline. Lalo na yung sinabi daw na pagod na tayong dalawa. Nararamdaman nyo ba pag binabanggit nyo daw yung lines na yun? Pagod na tayong dalawa. Stella? Oo. Ramdam na ramdam. Siguro kasi, parang, I'm sure lahat naman tayo may ganun eh. Parang meron tayong mga pinagdadaanan sa buhay that we get tired of something na parang cycle lang ba sa buhay natin, paulit-ulit natin pinagdadaanan hanggang hindi tayo natututo. I guess it goes well with yung dun sa characterization ko. And syempre, kahit yung sa physicalization ba, kahit yung time na ginagawa namin, medyo late na rin. So parang naka-draw ako ng inspiration doon. Dennis, pag sinasabi mo, pagod na tayong dalawa. Oo, nakaka-relate dahil siyempre, lahat tayo na-experience na yun, di ba? Pero ang importante dyan, kahit gaano ka pakapagod, pag gusto mo talaga isang bagay, dapat huwag ka talagang susuko, di ba? Kasi gusto mo yun eh, kaya gawin mo lahat para matupad yung goal mo, kung ano yung gusto mo talaga makuha. Oo. Sino daw kina Atom at Stella ang bibigay na sa relationship, susuko na sa relationship? Iyan ang dapat nilang abangan. Oo, sino mas matinding kapit sa yes. Oo, pero sa karakter nyo talaga, nakaka-relate din ba kayo? Oo naman, lagi ko sinasabi sa interviews na for my character to be organic, kailangan nagagaling ka rin sa place of me. So, syempre yung mga ginagawa mong eksena, kailangan hango din sa naramdaman mo sa totoong buhay. Maaaring ina-approximate mo lang, maaaring hindi siya exactly the same. Pero somehow, na-approximate mo na parang naramdaman ko na to and then i-apply mo dun sa ginagawa ng buhay. Same siguro with Dennis din. Oo, same. Kasi lalo na maganda yung pagkakasulat ng mga characters dun sa kwento. Kaya ramdam mo yung pagka-human ng bawat isa. Kaya talagang makaka-relate ka dun sa mga experiences na nangyayari sa buhay nila. Masaya man o malungkot. Speaking of nakaka-relate, ano ba yung parang kaparehas ni Stella kay Bea, kaparehas ni Dennis kay Atom? Ano yung similarities yes. nila? Ako, yung pagiging family-oriented ni Stella. Kasi ako, mapagmahal din ako sa pamilya ko. Pareho kaming breadwinner and pareha kaming, sa tingin ko nga, ang zodiac sign din ni Stella, kagaya ko, libre. Kasi ang tagal niya bago mag-desisyon, like, bago naging sila ni Atom, it took time. So, sa tingin ko ganun siya, bago siya tumaya sa isang bagay, pag-iisipan niya na maraming beses. Pero pag tumaya siya, tataya siya ng buong buo. How about Atom kay Dennis sa totoong buhay? Nakaka-relate din. Dahil siguro isang characteristic ni Atom doon, magaling siya mag-manifest ng mga bagay na gusto niya mangyari sa buhay niya. So, ako, parang ganun din ako. So, nakikita ko ganun yung similarities sa nila. Okay. At ito, maiba lang ako ng tanong kasi malapit na ang Christmas. Anong plans niyo for Christmas? Kami, exciting kasi first time namin hindi magki-Christmas dito sa Pilipinas.
Kaya try namin mag-Christmas sa ibang bansa. Kasama rin yung buong pamilya. So, yun. Oo, ako din baka... Dito yung Pasko, definitely. Kasama ko yung pamilya ko. Pero after Christmas, meron kasi kaming dalawang destinations na pinag-iisipan kung saan. So, baka doon kami mag-New Year. Kasama ko yung mama ko and yung stepdad ko at si mo. So yeah, congratulations pala yung sa residency status. Ah, thank you, thank you so much. Na-use din namin yun. And lastly, please invite our Kapuso viewers na support yung Love Before Sunrise. And saan kayo pwedeng i-follow ng inyong fans? Mga Kapuso, maraming salamat po sa pagsuporta ninyo sa Love Before Sunrise. Sana po tuloy-tuloy lang po ang pagtutok at 8:50 p.m. sa GMA Primetime. And of course, stream on you anytime, anywhere. Ayun, mga Kapuso, abangan niyo po Love Before Sunrise. Subaybayan niyo Lunes hanggang Biyernes sa GMA Primetime at mapapanood niyo yan anytime, anywhere. Sa kahit na anong device, kung i-download niyo lang ang View app. Maraming salamat, Bea at Dennis. Ingat kayo palagi.